Ibinahagi ng ilang nakaligtas ang kanilang karanasan na lumubog ang sinasakyan nilang MV Lady of Carmel nitong Biyernes. Ang sitwasyon sa laot matapos ng paglubog ng barko na kunan pa ng cellphone video. Ang mainit na balita hati ni JP Soriano, exclusive. Kuha ito sa cellphone ng isa sa mga nakaligtas na pasahero ng MV Our Lady of Carmel na si Miles Cuerdo. Ilang minuto matapos lumubog ang sinasakyang Roro, makikita ang ilang pasaherong nakalutang sa dagat na may suot na life vest. Sa litratong ito naman, isang babae at lalaki ang nakaupo sa isang lifeboat. Ayon sa mga pasahero, ang lalaking nasa lifeboat ang kapitan daw ng lumubog na Roro. Si Miles at iba pang nakaligtas na pasahero, saludo raw sa pediatrician na si Dr. Teresa Arroyado. Si Doc ang sumagip sa buhay ng sanggol na si Tyrone Kyle Benguet. Pero si Miles, hinahangaan din ng kapwa pasahero. Hindi lang kasi cellphone niya ang naisalba, kundi maging ang maraming buhay dahil sa pagtawag ng saklolo. Mabilis nang gumano ng barko. So ginawa ko, sinasabayan ko na lang para hindi ako malaglag. Yung cellphone ko, hindi ko pinapasok sa bulsa kasi may tendency talaga na lalamoy ako eh. Ito yung barko, andun yung life raft. Talagang tinalong ko. Okay. Doon lang ako nabasa. So kaya yung phone, nandun. Nakatawag sila sa asawa ng kapwa pasahero na barangay captain sa Aroroy at miyembro ng Bantay Dagat. Okay lang kasi yun naman talaga yung purpose ko na isave yan para lahat kami makuha, ma-rescue. Matapos daw ang mahigit 30 minuto, dumating na ang Bantay Dagat. Dumating din kalauna ng rescuers mula sa Philippine Coast Guard sa 7 nawawala. Isa sa mga naaalala ni Miles, ang matandang babae na kinilalang si Leticia Andaya. Apela ng anak ni Leticia, huwag itigil ang paghahanap sa 78 taong gulang na ina. Sana kung buhay man siya o patay, makita na namin siya. Kabilang din sa mga pasaherong nakunan sa cellphone ni Miles ay ang OFW na si Dionisio Mejarito. Kagagaling lang sa Dubai at pauwi ng Masbate, pero kasamang lumubog ng Roro ang kanyang mga gamit at pinaghirapang 50,000 piso. Gusto ko lang yung mabalik sa akin yung mga nawala. Na sabi natin, malit lang, importante para sa akin yun. Pinaghirapan ko po sa abroad yun. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng Medallion Transport ang may-ari sa MV Our Lady of Carmel. Natutulungan nila ang mga biktima at makikipagtulungan sa investigasyon. Ang kapitan naman ng barko, naunang sinabing hindi lahat ng pasahero ay nabigyan ng life vest dahil nagkagulo na raw ng palubog na ang Roro. Samantala, confined sa coastal search ang mga rescue ship. Ibig sabihin, nasa lugar lang sila malapit sa lupa at inaantabayanan na lamang ang mga ulat o sightings mula sa mga mangingisda at nagdadaang barko. 7 pa rin ang pinaghahanap sa ngayon. JP Soriano, GMA News.